Good morning, kids. So before we start, let's pray. Heavenly Father, Creator of heaven and earth, God, we glorify you, Lord. Marami pong salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa aming Panginoon. Lord, thank you for this time na makakapag-worship kami sa iyo, Panginoon, ngayong araw. Lord, we pray, Lord, na itago mo, Panginoon, sa iyong lukuran ang magtuturo sa amin ngayon, Panginoon, ngayong umaga. Ikaw ang magbigay sa amin ng wisdom and ng knowledge, Lord. And tulungan din po kami ng Holy Spirit na maintindihan, Lord, kung ano man po yung mga nais mong ituro sa amin ngayong umaga, Lord. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Poured out every
Magandang araw mga bata. Welcome sa ating online Sunday school. Ako si Teacher Gab at ako ang magiging teacher nyo ngayon. Ngayon, ihanda natin ang ating puso at isipan sa pakikinig sa salita ng Diyos. Okay ba yan? Okay. Okay, so habang nasa huling hapunan si Jesus at ang kanyang mga disipulo, pinangako ni Jesus sa mga ito na pag siya ay nawala na din sa ating mundo, o kaya umakyat na siya ulit sa langit, ipapadala niya sa kanyang mga disipulo ang isang helper o kaya ang tutulong sa kanila. At yun ay ang banal na espiritu. Ngayong araw, ang kwento natin ay kung paano pinadala ng Diyos ang banal na espiritu at kung ano ang kaya niyang gawin sa ating buhay. Ang story natin ngayon ay nasa ikalimang aklat sa New Testament o ang aklat ng mga gawa or the Book of Acts. Dito nakatala ang mga kaganapan ng sinaunang iglesia o kaya ang pamumuhay ng mga Kristiyano o mananampalataya dati pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit. Okay, so bago tayo magpatuloy sa ating story, meron tayong panibagong word up ngayon. At ang word up natin ngayon ay, kasama ko ang banal na espiritu. Okay, ulitin nga natin, word up, kasama ko ang banal na espiritu. So huwag nyo kakalimutan yung word up natin for today. Okay ba yun? I-memorize natin ito. Okay, so ngayon, let's go to our story. Okay, so dito nagsisimula ang ating story. Nagkatipon ang mga disipulo sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit, natulad ng ugong ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na pinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Okay, so ano nga ba ang Pentecostes? Ito ay kilala sa lumang tipan bilang pista ng mga linggo. Ang pista na ito ay pinagdiriwang sa pagtatapos ng pag-ani ng mga butil. At ngayon sa panahon natin, kilala ang pista na ito kung kailan bumaba ang banal na espiritu sa mga mananampalataya. Habang nasa isang lugar ang mga disipulo, ano ang ikinagulat nila? Tama. Mayroong ingay na nanggaling sa langit na parabang tunog ng napakalakas na hangin at napuno ng ingay na iyon ang lugar kung nasaan sila. Ano ang nakita ng mga disipulo na dumapo sa kanilang mga ulunan? Tama. Ito ay apoy na nasa hugis ng dila. Napuspo sila ng banal na espiritu at nagsimula silang magsalita ng iba't ibang mga lingwahe at wika ayon sa ibinigay sa kanila ng banal na espiritu. Okay, bago tayo magpatuloy sa ating story, word up. Okay, very good. Kasama ko ang banal na espiritu. Okay, magpatuloy tayo sa ating story. May mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang sinabi, hindi ba taga Galilea silang lahat? Bakit sila nakapagsalita ng ating wika? Tayo mga taga Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea at Cappadocia, Ponto at Asia. Meron pa sa ating taga Phrygia at Pamphylia, Ehipto at mga lupain ng Lydia na malapit sa bayan ng Cyrene at mga nagmula sa Roma, mga Hudyo at mga Hintil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. May mga taga Kreta at Arabia din. Paano sila nagsasalita ng ating mga wika tungkol sa mga kamangha-manghang mga ginawa ng Diyos? Okay, so hindi lang ang mga disipulo ang nakarinig ng malakas na tunog na nanggaling sa langit. Pati ang mga debotong mga Hudyo na galing sa iba't ibang bansa sa buong mundo na nasa Israel ay narinig din ito. Nakita nila ang mga disipulo at nagulat sila sa mga sinasabi nila kasi nagsasalita ang mga ito ng mga lingwahe ng mga dayuhan. Laking gulat nila kasi ang mga dayuhan ay mga taga Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto at Asia. Mayroon rin mga taga Phrygia, Pamphylia, Ehipto at sa mga lupain ng Libya na malapit sa Cyrene at mga nagmula sa Roma at mga Hudyo at Hintil na nahikayat ng pananampalatayang Hudyo. May mga taga Kreta at Arabia din. So sa dami ng mga iba't ibang bansa at iba't ibang lingwahe, nagulat sila dahil sinasabi o nagsasalita ang mga disipulo ng mga lingwahe na ito. Sa laking gulat nila, napatanong sila, paano sila nakapagsalita ng lingwahe natin? Tanong nila. Hindi nila alam na pagsalita lang ang mga disipulo ng iba't ibang lingwahe dahil sa banal na espiritu.
Yun ay gawa at galaw at kapangyarihan ng banal na espiritu sa buhay ng mga disipulo at ng mga alagad sa kanila. Okay, so bago tayo magpatuloy sa ating story, word up. Okay, very good. Kasama ko ang banal na espiritu. Okay, so dito nagtatapos ang ating story. Hindi nila lubusang maunawaan ang nangyari kaya't nagtanungan sila, ano ang kahulugan nito? Sabi ng mga dayuhan. Ngunit may ilang nagsabi ng pakutya, sabi nila, lasing lang ang mga yan. Pero, lasing nga ba sila? Okay, malalaman natin yan. Dahil hindi maunawahan ng mga dayuhan ng ibang mga Hudyo kung bakit nakapagsalita ng iba't ibang lingwahe ang mga disipulo, sinabi na lang nila na ang mga alaga daw ay lasing. Pero totoo ba to? Tama, hindi yan totoo. Nangyari ang lahat na ito dahil bumaba ang banal na espiritu sa kanila. Pero sino nga ba ang banal na espiritu? Kaya na pa natin sinasabi yung banal na espiritu. Pero sino nga ba ang banal na espiritu? Okay, ang banal na espiritu ay isa sa mga persona ng Diyos. Hindi siya kapangyarihan ng Diyos or hindi siya kaluluwa ng Diyos. Ang banal na espiritu ay ang Diyos mismo. Kung ano ang katangian na meron ng Diyos, meron rin ang banal na espiritu. Di ba? Meron tayong Ama, Anak at Espiritu Santo. Itong tatlong to ay iisang Diyos lamang. Okay? So, isa dun ay ang banal na espiritu. So, bakit nga ba pinadala ng Diyos ang banal na espiritu sa atin? At ano nga ba ang magagawa niya sa ating buhay? Pinadala ng Diyos ang banal na espiritu sa atin kasi siya ang pinangako ng Diyos sa atin. Na kapag wala na ang physical na anyo ni Jesus sa ating mundo, ipapadala naman niya ang banal na espiritu. Importante ang banal na espiritu sa ating buhay kasi siya ang nagtuturo sa atin at siya ang nagbibigay sa atin ng lakas para mamuhay ng nakakalugod sa Diyos. Ang banal na espiritu ang nagpapaalala sa atin kung paano mamuhay na nakaayon sa kalooban ng Diyos. Ang banal na espiritu ang nagpaparandom sa atin na magsisi tayo sa ating mga kasalanan kapag tayo ay may mga maling nagagawa. Ang banal na espiritu din ay binigyan tayo ng kanya-kanyang talento. Ang iba sa atin ay pinagpala ng banal na espiritu para magturo ng kanyang salita, mga teachers or pastors. Ang iba naman ay para tumulong sa kapwa, para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang iba naman ay nakakakita ng mga pangitain at mga panaginip na galing sa Diyos at marami pang iba. Ang banal na espiritu ay ang ating katulong at katuwang bilang mga Kristiyano na nabubuhay sa mundo. Siya ang nagbibigay sa atin ng lakas para sumunod sa kalooban ng Diyos. At ang banal na espiritu rin ang nagbibigay sa atin ng konsensya kapag tayo ay nagkakasala. Ang banal na espiritu ang kasama natin sa lahat ng okasyon at pangyayari sa ating buhay. Kahit kailan na hindi tayo iiwan ng Diyos. Kahit kailan, kapag tunay natin tinanggap ang Diyos sa ating puso bilang ating Panginoon at tagapagligtas, nasa atin na ang banal na espiritu at kahit kailan na hindi niya tayo iiwan. Okay? So, word up. Okay, very good. Kasama ko ang banal na espiritu. Okay, ang memory verse natin ngayon ay nasa John 14:26. Ang sinasabi dito, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isugo ng Ama sa pangalan ko, sabi ni Jesus, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa lahat ng sinabi ko sa inyo. John chapter 14 verse 26. Ulitin nga natin, sabihin niyo, John chapter 14 verse 26. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, sabi ni Jesus, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa lahat ng sinabi ko sa inyo. John chapter 14 verse 26. So, Espiritu Santo ang tutulong at magtuturo sa atin kung paano mamuhay ng nakakalugod sa Diyos. Dahil hindi naman natin physical na nakakasama si Jesus, pero tandaan natin na si Jesus ay nasa puso natin. Ang Espiritu Santo ang magpapaalala sa atin kung paano mamuhay si Jesus at pagpapaalala sa atin na dapat tayo ay namumuhay rin kung paano namuhay si Jesus. At ito ay namuhay si Jesus para sa kaluwalhatian lang ng kanyang Ama. Tandaan natin, hindi natin ito kaya ng tayo lang. Kailangan natin ang tulong ng Diyos at ng banal ng Espiritu. Okay, so bago tayo magtapos, anong ultimate memory verse natin? John chapter 14 verse 26. Ang sinasabi dito, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, sabi ni Jesus, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. John chapter 14 verse 26. So huwag natin kakalimutan yan. And bago tayo magtapos, word up! Okay, very good. Kasama ko
ang banal na espiritu. Okay, yun lamang. See you next week. Magandang araw mga bata! Oras na para tayo gumawa ng ating crops. Excited na ba kayong gumuhit? Magupit at magdikit? Ayos! Ako rin excited na! Tara na at atin ang umpisahan ang ating crops para sa araw na ito. Pero bago yan mga bata, ihanda muna natin ang lahat ng ating gagamitin. Para sa araw na ito mga bata, kakailanganin natin ng lumang folder, kulay red na papel, kulay orange na papel, at kulay yellow na papel. Kailangan din natin ng gunting, lapis, at glue. Ayan! Handa na lahat ng ating gagamitin. Tara! Umpisahan na natin mga bata! Una, gupitin ang lumang folder na may lapat na apat na daliri at pagduktungin o pagdikitin ang dalawang dulo nito. Isukat ang laki ng bilog sa iyong ulo. Sunod naman mga bata ay gumuhit ng korteng apoy sa papel na kulay pula at ito ay ating gupitin. Pagkatapos mga bata, ay gumuhit ulit ng korteng apoy sa papel na kulay orange. Pero gawin ito na mas maliit sa kulay pula na apoy. Samantala, ang kulay dilaw naman na papel ay mas maliit sa kulay orange na papel. At sa huli mga bata, ay idikit ang mga apoy sa lumang folder na iyong ginupit at ginawang bilog. Ayan mga bata! Tapos na ang ating crops para sa araw na ito. Maaari mo na itong isuot sa iyong ulo. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating ginawa ngayong araw mga bata. Hanggang sa muli! Paalam! I hope and pray na meron tayong natutunan sa salita ng Panginoon. At bago tayo magtapos, dadako tayo muli sa ating pangwakas na panalangin. Sige, samahan niyo ako. Let us pray. Lord God, muli Panginoon, nagpapasalamat kami Lord God sa iyong salita na iyong binigay Panginoon sa tulong ng aming guro Lord God. Lord, pagpalain mo nawa yung buhay ng nagturong ito Panginoon at ikaw yung magbigay Lord God ng kalakasan dito Panginoon. Lord, salamat Panginoon sa iyong salita na talagang aktibo Lord God at tunay Panginoon. Lord, salamat Lord God sa buhay ng bawat isa, sa mga tao Lord God na nagpapagal Lord O God, papagod, Panginoon, para dito, Lord God. Lord, salamat, Lord, sa iyong biyaya, sa iyong habag, Panginoon, nawa, Lord God, at tumimo ito, Lord God, at tumanim, Lord God, sa aming puso't isipan, Panginoon. Lord, salamat, Lord, O God, sa iyong protection, Panginoon, lalo na sa pandemyang ito, Panginoon. Lord God, nawa, Panginoon, ikaw, Lord, yung kumilos sa bawat isa, at Lord God, hindi lang basta, Lord God, na aming nakinig ito, Lord God, nawa, Panginoon, may ibigay rin namin ito sa ibang tao, i-share namin, Lord God, maging sa aming kaibigan, sa aming kalaro, sa aming pamilya, Panginoon. At Lord God, ikaw yung magbigay nito, Panginoon, sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Lord, maraming maraming salamat, Panginoon, hanggang sa aming susunod na linggo, Panginoon. Nawa, Lord God, ikaw yung magkaloob nito, Panginoon. Itong aming samot na langit sa tayong pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Does your heart get hurt?